naman. Four man tayo. Four man. Tuloy-tuloy ang matapang na talakayan at mapusong chismisan dito sa ating Subukan HU! Tanggapan ng Subukan. Napaka-formal. Hindi ko matapang. Napaka-formal. Ito na po ang poll question of the day. Ano ang best na pahinga para sa'yo? Ito ay matulog all day, bakasyon grande, movie and chill, or cuddle with joa. Kung seryoso po ang tanong na ito. Yeah. Oh, formal na katanungan niya. Ano yung sabi mo nga, GF? Kung may joa. Oh. Well, cuddle with oneself. Joa pilo. Ay, may nakaambay sa'yo. Or kaya cuddle with your pet. Oo, ayan. Ano ba yun ang muna? Ang sarap, matulog all day, totoo. Actually, minsan, pag nagbabakasyon ka, pagod ka rin pag-uwi eh. Dahil siniksik mo yung itinerary mo sa bakasyon, basta pagod ka pa. Pero sayang naman eh, di ba? Strike when the iron's hot. Nandun ka na eh. At 80% nga, nagsasabi, 84, tumataas, matulog all day, ang best pahinga. Pero meron din, bakasyon grande. Siyempre, masarap din. 16%. Ayan. Babalikan natin yung usapan na yan mamaya. Dahil ngayon, kasama na natin. Sino? Mayor, meron ka pang hanging question. Oo nga, meron akong hanging question. Sana hindi siya naubusan ng hangin. Pag-uubusan natin si Aria. Ayan, kasi nga electric pan, hangin yun eh. Oo, hanging question. Hanging question. Aria, are you still there? Yes po. Nagluluto siya ng sauce. Anong sauce pinagluluto mo sa amin? Ano po? Ano yung cheesy garlic? Wow, cheesy garlic! Wow! Sana totoo! Pero ito na, itanong na natin kay Aria kung paano mo nga hinahandle yung gano'n na kulang ka sa tulog, tapos yung pagising mo, ang lagkit ng pakiramdam, mainit, hindi ba nasira yung araw mo nun? Paano mo hinahandle yung araw na yun? Hindi naman po ako nagaan. Ano na lang po, sinasabi ko na lang din po sa sarili ko kasi marami namang time, doon na lang ako babawi ng tulog. Pero yung bang yung gising mo ba na yon ay nabawi mo rin yung tulog mo, no? Totoo ba na? Opo. Oh. Lumipat naman po ako ng ano, ng kwarto. Pero nahasa lang din naman. Kasi di ba, masarap yung tuloy-tuloy na tulog eh. So buti naman si Aria, very sport, very game na. Saka feeling ko yung mga ganun, minsan passive aggression siya. Napapatayan mo na lang, di ba? Bakit hindi na lang mag-communicate din yung pamilya na gisingin mo ng maayos? Na, parang, nak, kanina ka pa natutulog, baka gusto mong tumulong, ganyan. At least, di ba, may words na sinasabi. Kesa yung passive-aggressive, papatayan. Bahala ka na mag-interpret ng feeling. Basa-basa ka na sa pawis, doon ka magigising. Kasi yung feeling niya, di ba? Siguro ang panaginip niya, nalulunod na siya. Chapter sa book, gano'n. Pero tanong ko lang din kay Aria. Aria, di ba, sabi mo nga, nagising ka noon ng mga 2 PM. Anong oras ba nagsisimula ang trabaho mo ulit noon? Actually, ano po yun? Online food business. Nagluto lang ako ng sauce for stock po. Natapos lang po siguro ako mga 3 AM. Ako, online business siya. Online so, hawak niya oras niya. Pero nakakapagod pa rin yun, di ba? Tapos nakikita pala ng mama mo yung ano, ginagawa mo. Tapos papatayan ka ng electric fan. Ako din, gusto ko lang magsabi sa nanay ko din, no? Ma, ikaw ah. Bakit pinapatayan ka rin ba ng electric fan? Pinapatayan ka rin ba? Hindi. Nag-ano? Wah! Kasi ito, calendar niya akong gumigising. Wala naman akong ginagawa. At talaga naman para ma-process din natin, Trista, kung ano nangyayaring ganito, no? Tsaka paano ba ang gagawin ng ating mga ka-branch kada sakaling mangyari sa kanila to, nasira yung araw. How do they cope? Kasama natin ngayon ang ating sumpong hero live via Zoom. Hello, Miss Belle Beatrice Hombre Bueno. Good morning! Yeah. Hello po! Good morning! Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat! Anong gusto mo itawag namin sa'yo? Belle, Beatrice, o Hombre Bueno? Bueno. Coach Bea na lang po. Coach Bea ng Mind Nation. Ayan. Coach Bea, narinig mo naman yung sumpong ng ating sumpungin. Sumpungin. Sinusumpong. Yes po, no? Nakikinig ako. Tawa din po ako ng tawa kanina. Nakaka-relate ka rin ba, Coach Bea? Personally, hindi po. Buti na lang din, ma-considerate naman po yung mga kasama ko sa bahay. Pero naiintindihan ko din po kasi may mga na-encounter din po akong clients na kagaya ni Ms. Aria. Ayun. I mean, nakapagsumpong na po sa inyo na ganun.
dati. Yung tungkol po naman sa kulang sila sa tulog o sa pahinga, no? Yeah. Tapos kung ano yung nangyayari sa kanila. At karaniwan, may epekto rin po kasi yung tulog nila, sa pakikitungo nila sa mga kasama nila sa bahay. Yes. Mm. Ano nga ba yung mga nangyayari kapag kulang ang tulog ng isang tao? Okay po, no? Kapag kulang po kasi tayo ng pahinga, tulog, or rest in general, no? Asahan po natin na marami itong epekto sa ating general well-being. Una-una po yan, no? Sa physical aspect po natin, mas prone tayong magkasakit. No? Yung bumababa po yung ating immune system. Kasama na rin po dyan yung pagiging moody, no? Yung lagi po tayong irritable pagkagising pa lang dahil kulang tayo sa tulog, wala na po tayo sabod na gawin yung trabaho, no, o mag-aral, o kaya kausapin yung pamilya natin, o kung sino man po. And maliban po doon, no, hindi din tayo makapagtrabaho ng maayos. Wala tayong concentration, hindi tayo makasagot sa exam. At higit po sa lahat, no, yung relationship natin sa mga kasama po natin, eh, naaapektuhan rin po. Kasi normally, nagiging snappy, cranky, di ba? Yeah. Ano ba? Mga ganun. Mm. Parang ulan mo, ginagawa. Mainit ulo. Ang galing mo doon, GMA. Ang galing talaga. Ay, grabe talaga. Pero, Coach Bea, ano ba yung mga pwedeng gawin? Halimbawa, ako, kulang ako sa pahinga. Paano ko ba mapapahinga yung sarili ko ng yung madali lang, madaling paraan lang, na ma-relax ka? Mm-hmm. Okay po. No, actually, maganda po yung tanong na yun kasi marami po tayong pwedeng gawin para ma-ensure po natin na nakakapagpahinga tayo o may tamang tulog or rest in general. So, pinaka-common po, no, yung tulog. Sabi nga ni Ms. Adia, after niyang gumawa ng maraming sauce, 4 a.m. na siya natapos. So, automatically, yung katawan po natin kinakailangan niya mag-replenish o mag-recharge ng energy. Doon po yun mangyayari kapag natulog tayo. So, mas maganda po dapat, no, tayong mga adults, mga at least 8 hours of sleep ang makuha po natin. Doon sa 8 hours po kasi yun, maraming nangyayari sa katawan natin, no, doon po nare-recharge yung katawan natin. So, let's say, kulang tayo sa tulog, ano pa po ba yung mga pwede nating gawin, no? Importante rin po nasamahan natin ng self-care. No, yung mga self-care activities po kasi ito yung makakabigay din sa atin ng relaxation, no, yung sinabi nga ni Mayor, relaxation after a very long day of work or sa school. So, yung self-care po kahit anong activities 'yan, no, very personal. Maaaring kung ano po yung effective sa akin, no, pwedeng hindi maging effective sa inyo o kung ano yung effective sa inyo, pwedeng hindi rin po maging effective sa akin. So, kahit po nasa bahay tayo, pwede tayong mag-create ng mga activities, no, na magiging relax po. Kaya for example, manonood tayo ng TV, no, ng YouTube, ng K-drama, makinig ng music, magbasa, o mag-gardening, kagaya ni Miss Alia, no, pagluluto. Kahit anong activities po na basta makakaramdam po kayo na relaxation ay form of rest at pahinga na rin po siya. Coach Bea, ang tanong ko naman po, what if gumising ka at bad trip ka na talaga? Is there a way to turn around your day? Like, ano ba yung mga quick ways para matanggal mo agad sa system mo yung bad mood? Yes. Yes. Very common po yan, no? Yung parang pagkagising natin, tapos cranky po tayo. Unang-una po is magandang ma-identify na natin o ma-acknowledge natin sa sarili natin. Okay, today, hindi ako okay, irritable ako. So, automatically, gumawa po tayo ng mga ways na para mabago natin ito. For example, no, mag-exercise tayo. Konting walking in the morning can greatly boost our mood. No, kasi nagre-release yung katawan po natin ng happy hormones kapag tayo ay nag-exercise. Yes, no? O kaya po meditation. No, exercise, meditation, even eating properly or healthy food can greatly help us boost our mood. So, yung mga maliliit na bagay pong yun, nakala natin, eh, parang binabaliwala natin. Pero, ang totoo po, ay malaki po ang mayaambag niya, no, sa ating mood. And of course, maganda rin po na nagre-reach out tayo sa mga family natin, no, sa friends, no, para din po magkaroon tayo ng meaningful connection sa paligid natin.
Ayun. Ganda ng mga tips. Swak yes. na swak talaga. Oh. Tsaka things that you can really start right now. Yes. If mga kabranchkada, kung medyo bad mood pa rin kayo, kahit na medyo patanghalian na. Tayo kayo dyan. Kung oh, na kayo mag-konting yes. stretching tayo dyan. At yun, try to communicate din na maging mindful din tayo na, oh, medyo cranky ako today. Pagpasensyahan nyo na ako. Para at least yung mga tao din around di you. Di nagugulap. Oo. Kasi minsan may mga pumipitik eh. Diba? Na, hindi naman na. Ano naman, wala naman kaming ginawa. Ayun pala. At ayan. Tsaka ano ah, dagdag ko lang, kung gusto nyo nga medyo ma-relax kayo, kausapin nyo si, ano, si Coach Bea. Na, relaxing siya kausap ah. Tsaka dahil yung ngiti niya, oo, oh, parang, parang kailangan masaya rin ako kasi ang saya niya eh. Thank you po. Eh, huwag natin kalimutan si Aaliyah. Napagmasdan ko, kamukha, may hawig pala siya kay Miss Judy Ann Santos, ha? Oo nga! Juday, Juday na! Kompleto tulog. Kaya pala siya gumagawa ng mga sauce. Kaya. Diba si Chef Juday din? Tsaka kasi yung source of income niya, eh. Ito na nga, sige na nga. Ito na resulta ng ating sumpungan na iskipo sa katanungan na, ano ang best na pahinga para sa inyo? Ano ba yung mga nananalo? 73% ay sinabi matulog all day, air day. Sarap nga naman. Kasi wala, alam mo, sleep is luxury talaga. Hindi mo masasabi talaga sa dami na kailangan natin gawin, kailangan natin magtrabaho, kailangan ganyan. Matulog ay nakosan siya blessing. Kahapon nga, di ba yung, ano, yung sinusumpong natin kahapon si Jamaica, 3 hours nga lang yung yes. tulog. Working student pa siya, tapos nagkatrabaho. Grabe, pinapasabay-sabay. And 9%, bakasyon grande. And movie and shit. 9% na yun, diba? Pantay-pantay. O, balikan naman natin si Aaliyah. Aaliyah, kamusta naman ang pakiramdam mo ngayon na na-share mo? Nagkatawanan tayo dito kahit papano. Marami po akong natutunan kay Coach Bea. Yung katulad na lang po sa yung pag-gising, pag-bad trip, kailangan mag-exercise para maano yun. Ako po, pag-bad trip talaga, nagluluto talaga ako. Pag ano. Luto pa rin siya. Ano, minsan pag bad trip ka, padalan mo kami ha. Oo nga. Alam mo, masaya pala siyang binabad trip kasi nabubusog ka. Bad trip. Baka maglalagay ka niya pag galing kumagal. Hindi lang pasay yung mga garlic-garlic niya. Eh, maraming salamat sa'yo, Aaliyah. At thank you Coach Bea. Maraming salamat. Coach Bea, pwede ba namin kayong ano, saan ba namin kayo mahahanap? Baka pwede mong i-plug ang Mind Nation for consultations. Yes po, no? Para sa ating mga viewers na kinakailangan po nilang may makausap, no? Tungkol sa kanilang mental health concerns or kahit kung anong concerns about well-being, maaari po kayong mag-book ng session sa amin sa Mind Nation. Tandaan po natin, seeking help is very important. So we're inviting everyone to download po yung app namin na available sa Android at iOS. Pwede po tayo dun mag-book ng well-being coach. So pwede niyo po akong i-book doon. No, ang ating mga psychologists and psychiatrists. You can also check our Facebook page and Instagram and you can also book a session there. Thank you po! Thank you, Coach Bea. Ayan, si Mayor na nag-book na. Oo, nare-relax ako kay Coach Bea. Maraming salamat, Coach Bea and kay Aaliyah. At kayo naman, mga kabranchkada, kung meron din kayong mood swings, tampo, irita at kung meron namang feelings na gustong i-reveal, ipadala nyo na yan dito at IMPI Official, gamitin nyo yung hashtag BarangayPaisilog. At syempre, pwede rin kayong mag-send ng email sa barangaypaisilog@gmail.com. Dahil bukas ang aming tanggapan sa kahit anumang hinayin nyo in life. Dahil sa Sumpungan HQ, lahat ng feelings ay valid! At sa ating magpapadik, alamin natin ang lahat ng impormasyong inaabangan mo at makakatulong sa'yo. Ang pinakahinihintay nyo lahat, ibibigay namin sa inyo sa Eto na nga! Kaya naman mga kabranchkada, walang libatan dahil magbabalik pa ang Barangay Paisilog!